Montrezl Harrell may tinatagong galit pa rin sa Lakers. Sa kanyang pag-iimpake papunta sa Washington Wizards, nagpasalamat siya sa oportunidad na ibinigay sa kanya ng Lakers. At sa kanyang Instagram story, inamin niya na mayroon siyang mga taong nakilala na mga mababait, pero may mga tao din daw na sana hindi niya nakilala doon. We all know mga sir na ito si Montrezl Harrell talaga ay madrama. Siya yung tipong go with the flow na tao. At syempre matapang rin. Pero on the other side ay madrama nga rin itong si Montrezl Harrell. At kahit na wala siyang binanggit na pangalan, para mismo sa iilan parang pinaparinggan niya si Frank Vogel, ang head coach ng Lakers. Si Montrezl Harrell ay former Sixth Man of the Year at malaki ang kanyang ginagampan ng responsibilidad sa Clippers. At sa kanyang paglipat sa Lakers ay doon na nga paunti-unting lumubog ang kanyang karera. Nababangko na nga siya at minsan hindi pa sila sama sa kanilang rotation doon. At syempre mga sir, tanging si Frank Vogel lamang ang makakagawa noon. Nasa kanya ang huling desisyon kung si Montrezl Harrell ba ay maglalaro o mag-uupo na lamang doon. At heto ang sinabi ni Montrezl Harrell, kakatapos ko lang mag-impake. Marami akong nakilalang mga mababait na tao, pero sana may mga tao din doon na sana hindi ko nakilala at sana matuto ka sa mga pinanggagawa mo. At ngayon, nasa Wizards na itong si Montrezl Harrell, siguradong babalik na ang dating siya. And we all know, pagdating talaga sa NBA, pag hindi ka na masyadong ginagamit, babagsak talaga ang karera mo. At siguradong babagsak din ang value mo bilang isang manalaro at yung iba, walang kumuha na talaga sa kanila. At kaya para sa akin ng mga sir, kahit na parang magulong isipin, sinagip pa rin nga ng Lakers ang karera ni Montrezl Harrell. Pero yun nga, sana raw hindi niya nakilala ang taong yun. Samantala, sa ating huling balita, ganito kamahal Stephen Curry ang Golden State. Kahit na nga siya ay 33 years old na mga sir itong sa Stephen Curry, lalo pa nga siyang gumagaling. At noong nakarang season, napasama pa nga siya sa MVP finalist at tinanghal pa na scoring leader dahil siya ay nag-average ng 32 points per game at nalampasan niya pa si Bradley Beal. Pero mga sir, may hinahanap pa itong sa Stephen Curry. Siya mismo ang tumanong kay Tom Brady ang siyang tinuturing din na GOAT pagdating sa NFL. Kung saan itong si Tom Brady ay 44 years old na nga, pero patuloy pa rin siyang nagtatagumpay sa NFL. At sa edad niya na 44 years old, hindi pa nga siya humihina. At kaya maging si Stephen Curry ay naging interesado sa kanya na kung ano ba ang kanyang sekreto. At para mismo kay Tom Brady, ang kinakailangan raw ay dapat na alagaan mo ang sarili mo, physically and mentally. At dapat raw na palagi mong sasabihin sa sarili mo na kaya ko pang maglaro ng 2 taon. At pagkatapos nga ng 2 taon na iyon, yun pa rin ang sasabihin mo sa sarili mo na para bang hindi mo iniisip ang edad mo. At dapat raw yung mindset mo ay straightforward at palagi lang na positibo sa buhay. At parang pinapahiwatig nga ni Stephen Curry na basta ba ay kaya ng kanyang katawan, ay patuloy pa rin siyang maglalaro sa Golden State Warriors. Para sa mga fast break balita, mag-subscribe na at like ang ating video bilang suporta. And as always, thank you for watching.